Ang tamang pagbukas, dapat konti lang. Mga ganito lang. Mga 1/4 para hindi mabara yung makina, yung grinder. Ganyan lang. Dahan-dahan pagbukas pag ganun. Kasi pag biglang ganun, ma-overload yung grinder, ma-stuck yung makina, masisira yung motor. So, sample tayo. Kalaki sa unang salang. Subukan natin pangalawang salang. Truck corn yung nagamit namin kasi wala kami mabilhan na full na yung buong truck corn, pero kaya din ito yung buong corn. Sige. Pangalawang salang yan. Tingnan natin kung maka-full boost talaga. Ako na full boost. Okay. Pa rin siya kasi hindi ko na-adjust.
dapat hindi masyado mahigpit. Dapat wala yung tunog na yung bakal na nagsasilensingan kasi masisira yung motor, ma-overload pag dinagdagan pa ng maiso. Dapat yung sakto lang yung tunog. Mag-adjust kayo habang naka-off. Huwag kayong mag-adjust habang naka-on para safe din. Tsaka hindi masira yung makina. Maraming nasisiraan ito eh. Ito lang talaga yung pinaka-grind. Pino na rin siya. Malinis yung pagka-pino. Sa bigas, mas lalong mas pulbo. Subukan natin yung bigas. Okay. Tapos, linisin nyo lang bago nyo ulit gamitin. Ito, pulbo sa pulbo. So, sample lang tayo ulit ng bigas. Tapos, ito yon, saksak nyo dito. Yan, para mahawakan nyo to, para maikot nya. Itong slot, shoot nyo lang dyan. Bale, may spare parts din ako nito kung dito kayo bibili sa akin. Yung maliliit na bakal na yun, yung bola. Sige. Okay. Tapos, bigas. Sample tayong bigas. Takpan ko muna. Takpan muna. Bigas. Yan. Dapat konti lang yung pagbukas para hindi magbara. Bigas na to. Thank you.
Medyo malaki pa rin siya. Pangalawang salang. Tapos, paikutin ko. Sa ako i-adjust. Dapat nakapatay habang ina-adjust. Dapat yung saktong nag-gaganon lang yung bakal yung tunog. Huwag masyadong mahigpit kasi masisira ang motor tsaka yung bakal mismo. Hindi naman masisira, mas madali, mapadali ang buhay niya. Talaga natin. Ito na siya. Pinong-pino. Pino siya. Maganda siyang pang-feed sa ayop. Maganda. Parang white sun. Okay. Up. Tapos, kada gamit, dapat linisan nyo para sa susunod na gamit. Ito pala, dapat bago i-operate, i-lubricate nyo to kasi ito yung mainit. Bili lang kayo ng food grade na lang grasa. Wala ako eh. Dito or kahit anong cooking oil, pwede yon. Dito, lagyan nyo dito kasi yan yung nag-iinit talaga. Ito yung contact eh. Dito, tsaka ito. Ito, tsaka dito. Tsaka siguro dito na rin. Lagyan nyo, kung saan yung may mainit, lagyan nyo yung grasa. Ito pwede rin. Food grade grease. Ito mainit oh. Kaya hindi pala masyado dapat mahigpit. Talagang walang tunog para hindi siya mag-iinit. Walang tunog ng bakal. Ito may tunog pa to eh. Pag walang ganon, hindi pa rin naman. Pino pa rin. Dapat huwag na lang yung walang tunog para
para hindi na masira. Okay, lang. Ito yung tunog ng bara. Pag narinig niyo to, dapat patayin niyo agad. For example, ito, nag-example ako, pinuno ko agad itong loob. Pinuno ko yan na hindi umaandar. Tapos pag inandar nyo, ito yung tunog, patayin nyo agad kasi masisira yung motor. Ay, hindi yan. Kanina, yan. Pag ganun ang tunog, patayin nyo agad. Masisira yung motor. Mag-iinit. Ang init na, oh. Okay.